A blessed afternoon to each and every one of us. Welcome po sa ating vlog, sa ating pong pinagpalang channel. Yes, thank you very much po sa inyo pong pagsama at pakikinig ng mga salita ng Panginoong Hesukristo. Maganda po ang tatalakayan natin ngayon sapagkat dito po tatalakayin po natin yung tinatawag na ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung kaniyang second advent o yung tinatawag nating second coming. Okay? Huwag po sana nating ikalito kung ano po ba yung rapture sa second coming. Magkaiba po. Doon sa rapture, Jesus will come for His church. Okay. Sa rapture, hindi tatapak ang paa ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Ha? Ang gagawin tayo po ang aangat pataas. Ira-rapture po niya tayo sa isang kisap mata. In a blink of an eye, sabi ng salin na Ingles. Ano? And after that, tayo po ay mananatiling kasama na ng Panginoon to be with Him forever and ever. And that's a very wonderful blessed hope. That's the blessed hope. Okay. Now, pag na-rapture na po tayo ni Jesus, nandun na po tayo sa langit, 7 years po tayo na nandoon kasama niya bago po siya muling bumalik dito sa second coming, which is, yan ang pag-uusapan natin later. Pero ano pong gagawin natin sa langit while there for the 7 years? Ang nakalagay po ay bibigyan po niya tayo ng rewards according po sa mga ginawa po natin dito na mabubuti sa lupa. Mga gawang hindi nagliligtas, take note. Isa lang po ang paraan para maligtas ang tao at yun po ay walang iba kundi ang magtiwala kay Jesus at tanggapin siya bilang personal Lord and Savior. And with that, sigurado ang kaligtasan. Okay? That's why habang wala pa po yung rapture, patuloy ang paanyaya natin ngayong church age ha, na tanggapin si Jesus as the only Savior and the only Lord of your life. Okay? Then, after that, pag na-rapture na po tayo, nandun na po tayo, bibigyan niya po tayo ng reward. Ang tawag po doon, the Bema Seat of Christ. Nandun po tayo, binibigyan ng Panginoong Hesukristo ng reward. Okay, ngayon, ano naman po ang mangyayari dito sa lupa? Right after that, dito po, malalantad na po yung Antichrist. Okay, malalantad po yung Antichrist, pero dalawang event po yon. Isang 3.5 at saka isang 3.5. So, equal 7 years. Yung first 3.5, magpapakita siya ng mga miracles, magpapakita siya ng mga gilas, magpapakita siya ng kakayanan na parang ipaparalel niya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo while here on earth 2,000 years ago. Then, maraming mamamangha sa kanya. Especially yung mga nag-reject sa Panginoong Jesucristo. Mamamangha doon sa Antichrist na ito. At kanila itong mamahalin, no? Believe na believe, kumbaga, idol na idol, kumbaga, parang ganun siguro. Then, after 3.5 years, malalantad na yung totoong kulay niya. Ito na po yung sinasabi natin, Great Tribulation. Tandaan po natin, yung 7 years na yan, tribulation yan. Pero yung next 3.5 years, yan po yung Great Tribulation. Ito po yung tinatawag natin na, tawag dito, kalungkutang walang pangalawa. Ibig sabihin, kapanglawan na walang pangalawa. Ibig sabihin, ito yung talagang down na down ng mundo. Grabe ang kalungkutan ng mundo. Grabe ang kapanglawan ng mundo. Grabe ang kabagabagan ng mundo. Dahil po sa Great Tribulation na ito. Okay? Pero praise the Lord Jesus. No? Bago po dumating ang tribulation at bago dumating ang Great Tribulation, na-rapture na po tayo. And a big hand for the Lord Jesus Christ po. Thank you, Jesus. Okay? Right now, ano po ngayon ang mangyayari? Pagdarating na po yung second coming ng Panginoong Jesucristo, pagdarating na po yung kanyang ikalawang pagparito, ang bansang Israel po ay malalagay sa peligro, malalagay sila sa tiyak na kapahamakan o sa isang alanganing state. Okay? Mapapalibutan sila ng kanilang mga kaaway. Alam niyo po ba, napakalit na bansa ng Israel pero karaming tumutugis, karaming galit sa bansang ito. Okay. Sa araw na yon, papalibutan sila ng mga bansa na kaaway nila. Pero sa point na wala na silang magawa at talagang sila ay bagsak na bagsak na, doon darating ang kanilang totoong Mesiya. Ang tunay na Jewish Messiah, si Jesus Christ. Kasama po tayo, nandun po tayo sa likod. Yun po yung second coming Jesus. Pakinggan niyo po ito.
Zechariah chapter 14 verse 4. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. So magi-split po yan, no? Meron po sa east at meron sa west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north. Ganun po katindi. And half of it toward the south. Tandaan po natin mabuti. Nung first coming ng Diyos Anak sa mundo, hindi po siya nakilala ng mundo. Kaya may kanta tayong, Silent Night, Holy Night. Yes, of course. Inanganak po siya sa isang sabsaban. Jesus was born in a stable, in a manger. Tahimik, you know? Pero meron pong isang malaking between sa langit. Pinapakita nito na ang anak ng Diyos ay isinilang na sa mundo. Ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang kanyang first coming. Nakabaligtaran naman po ng ikalawang pagparito niya. Ang sabi po ng isang talata sa Bible, makikita siya ng lahat ng mata, including yung umulos sa kanya, yung tumusok sa kanya rito sa tagiliran para tiyakin kung siya'y patay na ba nung nakatakot po siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, ganun po katindi. Grabbing, what a majestic, glorious day sa second coming ni Jesus. At kung born again Christian ka na, kasama ka doon sa mga darating dito sa pabalik sa lupa. Ibig sabihin, nabigyan natin ng reward doon sa langit. Then, babalik tayo dito sa lupa sa pangunguna siyempre ng ating King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ Himself. Okay? Para tapusin na ang lahat-lahat sa present na sistema nito. At baguhin na ang lahat at maghari na siya. Alam niyo po ba, pa naghari na si Kristo, yun po yung 1,000-year reign niya sa Jerusalem. Kaya napakahalaga po na ang Jerusalem ay tignan din po natin sa mga balita, especially dito po sa YouTube, sapagkat right now, marami na pong mga significance na nangyayari dyan, like yung mga heifer, no? Yung mga red heifer, yung yanuka, tapos at kung ano-ano pa tungkol dun sa third temple, okay? Pero ang tutukan po natin yung nakasulat po sa Bible. Ang nakasulat po kasi sa Bible, his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north and half of it toward the south. Ang impact o ang lakas ng pagdating ng Panginoong Jesucristo is with great power and majesty and glory. Talagang yung mga kinakanta natin, no, ng papuri sa Panginoong Jesus, yun po talaga ang makikita natin live na live pagdating niya. Kasama po tayo, no? Bilang mga believers niya, bilang mga born again Christians na tumanggap sa kanya as their personal Lord and Savior. Okay? Dito po sa mensaheng pong ito, ang gusto ko lang po ipahayag po sa inyo ang truths ng Bible. And hindi po ako nakikipagdiskurso, hindi ako nakikipagdebate. Mahina po ako diyan. Basta pag may nakita po ako sa comments, salamat. Okay? Pero yung magko-comment ako, hindi ko po gagawin. I will never comment anything. But to pray, continue to pray habang hindi pa natutupad ang mga bagay nito, para pag natupad po naman ang mga bagay nito, makasama din po kayo sa rapture. Sama-sama po tayo na i-glorify si Lord Jesus sa darating na panahon. Again, maraming pong salamat sa inyong pagsama sa munting Bible study natin na ito. At naniniwala po ako na bless po kayo. Kung hindi pa po kayo subscriber, please do. Meron po tayong notification bell dyan sa baba. Kung may time po kayo, pakipindot naman po para at least meron po kayong mga latest updates kung meron po tayong mga bagong video sa vlog na ito. Lagi po nating tatandaan, ang Panginoong Jesucristo, He is the only way, the truth, and the life. At kumakatok siya sa bawat puso. Kung pagbubuksan niyo siya, siya ay papasok at siya ay kakaing kasama ninyo.
At salo-salo natin siyang pupurihin. Thank you very much again, and Jesus loves us all.